Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at ibig ko lang po na muling balikan ang ating pinag-aralan nakaraang Martes po doon po sa aming napag-usapan. Alang-alang po sa mga hindi nakadalo at hindi rin po nakarinig ng ating kapahayagan po ng nakaraang araw po. So ngayon po ay para po mabalikan muli natin at ma-refresh po din po sa mga nakarinig na ibig ko po na muli po natin sabay-sabay po tayo na pag-aralan ang parabola na napili ko po sa ating sama-samang pag-aaral. Mula po sa aklat ng Lucas chapter 13 verse 6 to 9, ito po ang parabola po ng isang puno ng igos na hindi namumunga. Gusto ko lang po basahin muna mula sa aklat ng Lucas chapter 13 verse 6 na nagsasabi, sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita, putulin muna at nakakasikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon, huhukayan ko po ang palibot at lalagyan yan ng pataba. Baka sakali mamunga na sa susunod na taon kung hindi pa saka po ninyo ipaputol. So ang mga talata po ito mga kapatid ay isa po sa may malaking kaugnayan po sa ating spiritual na lakarin. Marahil ito po ay napakinggan na rin po natin o marahil nabasa na rin po natin mula sa Biblia. At kung ito po ay titingnan po natin, tila ba hindi kapansin-pansin ang mga talatang ito. Pero mayroon pong revelasyon po sa talatang ito na may malaking kaugnayan po sa paglago po natin sa spiritual. Una, tigit po sa lahat ang talata pong ito ay nangungusap po sa ating lahat kung paano po tayo lumago spiritual. Dito po makikita po natin sa talatang ito yung ugnayan po ng may-ari at ng tagapag-alaga po ng ubasan. Kung sa tagapag-alaga at sa may-ari ng ubasan na ibig niya na pong ipaputol ang igos na yon, subalit makita po natin sa tagapag-alaga ay pinigilan niya muna at binigyan niya pa ng pagkakataon upang makapangmunga ang puno ng igos na yon. So dito natin makikita mga kapatid ang talatang ito ay kung ilalagay po natin sa spiritual na buhay po natin, ito po ay may kaugnayan sa ating lakarin sa Panginoon na kung saan may mga pagkakataon po na sa kahatulan ng Diyos ay pwede na po tayong kunin niya, pero binibigyan pa po tayo ng Panginoon ng pagkakataon para tayo po ay makapanumbalik, tayo po ay makapamunga at upang tayo ay gamitin pa ng ating Panginoon. So, itong talata pong ito ay nagpapahayag po ito ng ministeryo ng ating Panginoon. Kung ito po ay babasahin po natin, ito po ay nagpapakilala sa ministeryo ng ating Panginoon sa tatlong taon niyang ministeryo ng ibig po ng Panginoon kung bakit idinaan niya sa parabola upang ang kanyang mga alagad ay magkaroon ng puso sa paglakad sa buhay na may pagkakilala sa kanya at sa buhay po na mayroong paglago at mayroong pagbunga. So kaya naman po ito po yung parabola na binanggit po ng ating Panginoon sapagkat kung makikita nga po natin ang parabola ay ginagamit ng Panginoon upang yung mga nakakaintindi, ang mga nakakita ay hindi makakita at hindi makarinig ang mga nakakarinig. So anong ibig sabihin po nito? Tanging yaon lamang na mga pinagkalooban po ng karunungan buhat sa ating Panginoon ang nakakaunawa ng parabolang ito. Kaya ito pong parabola ay para po sa mga alagad ng ating Panginoon na isa po sa nagpapakita sa kanila na ibig ng Panginoon na after ng tatlong taon ng ministeryo ng ating Panginoon ay magkaroon po sila ng pamumunga espiritual. Kaya naman po mga kapatid sa oras na ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan ko po na The Fruitful Spiritual Life. Marahil po ito ay taliwas sa titulo po ng Biblia na ito ay pinamagatan na ang baog na o ang puno ng igos na hindi namumunga, pero nais ko lang po na tugunan buhat sa pamagat na ito ang problema na nabasa po natin sa Biblia. So kaya po mga kapatid ay dinala ko po ito dito sa titulong ito para mas makita natin kung ano ba yung dapat nating gawin at ano po yung mga pamamaraan para patuloy po tayong mamunga espiritual. So dito po natin makikita mga kapatid na ang isang tao ay nais ng Diyos na tayo po ay maging mabunga sa ating lakarin sa kanyang kalooban. So lahat po tayo ay intended ng pagkakalikha at pagkakatawag ng ating Panginoon. Wala pong aksidente po sa atin. Sa ating pagiging Kristiyano, intentional po yun at plano po ng Diyos na tayo ay kanyang tawagin.
At ang plano ng Diyos ay mabuti para sa atin. At ano ang ibig ng Diyos? Ang sabi ni aklat ng John chapter 15 verse 2, ang ibig ng Diyos ay 3 ay mamunga tayo at ang bunga na yun ay manatili po sa atin. Yun po ang ibig ng ating Panginoon. Hindi lang po tayo ay namumunga, kundi ang bunga na yun ay manatili po sa atin. At sabi din po ng Efeso, mula pa sinapupunan ng ating mga magulang ay tinawag at hinirang na po tayo ng ating Panginoon. So, ano pang ibig sabihin ng bunga na tinatalakay po natin sa araling ito? Marahil kung iisipin ng marami, marahil isipin ito na siguro ito yung bunga ng banal na espiritu, which is the nine fruit o yung siyam na katangian po ng bunga ng banal na espiritu, na yun ang malimit po pumasok sa atin pag binabanggit po ang bunga ng banal na espiritu. Pag binabanggit po ang mabungang buhay bilang isang mananampalataya. So balit nais ko po na ipaalam sa marami na ang bungang ito ay hindi lang po naka-intended doon po sa bunga ng banal na espiritu. Kasi kung ang abukado ay namumunga, ang bunga niya po ay abukado din. Kung ang apple ay namumunga, apple din po ang kanyang ibinubunga. Ganon din po ang isang Kristiyano. Kapag ang Kristiyano ay namunga, ibig sabihin din po, ang kanyang ibinubunga din po ay Kristiyano. So, tayo po ay tinawag ng ating Panginoon upang maging produktibo o tayo po ay maging mabunga. Pumukaw lang sa aking isipan ang sinabi ng may-aring ito na 3 taon na akong pabalik-balik sa lugar na ito. So kung makikita po natin, napaka-specific po na ginamit ng may-ari. Sabi niya 3 taon na ako. So nang binalikan ko ito at pinag-isipan ko, sa espesipikong pananalita ng may-aring ito, ibinaling ako ng Biblia sa aklat ng Genesis chapter 1. Kung babasa po natin, in the 3rd day ng pagkakalika ng ating Panginoon, sa 3rd araw po mga kapatid, ay nagkaroon na po ng buhay sa kalupaan. So, nang ibig sabihin po nito, sa 3 araw po ay may fruit, may new life na nag-exist sa kalupaan. So, dito ko din makita, even sa 3 years po na ministry ng ating Panginoon, makita po natin yung mga alagad ng Panginoon ay naging mabunga. Bagamat sa unang bahagi pa lang ay nagsibalikan ng iba, pero nang muli silang tinawag ng ating Panginoon, muli silang bumalik sa Diyos at nakita po natin kung paano sila naging mabunga sa kanilang espiritual na lakarin. So, now, ano ang problema? Bakit hindi nagbubunga? Kadalasan kapag ang puno ay di namumunga, may problema marahil ang puno o kaya naman ang lupa. Ang nakakalungkot lang kapatid, kasi may mga Kristiyano na minsan hindi lang 3 taon sa church. Minsan may mga 4 years na, may 5 years, may 6 years, may 10 years, mayroon 15 years, mayroon din 20 years at marahil lang iba higit pa doon. Pero ang totoo, wala pa rin nagiging bunga. Anong ibig sabihin po nito? Ayaw ng Diyos na hindi nagiging mabunga sa kanyang harapan. Kaya nga ang tawag ng may-ari sa igus na yon ay nakakasikip lamang. So, kung titingnan po natin, napakasakit ng pananalitang ito. Marahil sa panahon natin ngayon, tayo ay nasa loob ng church, tayo ay nagsumasamba, tayo ay nakikipag-fellowship. Pero ang tanong, ano kayang tingin sa atin ng Panginoon? Tayo ba ay produktibo o marahil isang pasikip lang tayo sa iglesia o sa ubasan ng ating Panginoon? Hallelujah! So, bakit po walang pakinabang? Sabi nito, sabi pa ng ating pag-aaral, kung bakit ibig ipaputol bukod sa nakakasikip, walang pakinabang, nakakadamay pa sa ibang halaman. Kung minsan nga po mga kapatid, ito po ay true to life story po, kasi po ako, since birth ako po ay nasa church na dahil ang aking tatay ay pastor, at observado ko sa loob ng church ang mga galaw ng buong kapatiran. So napapansin ko minsan, kapag ang isang Kristiyano pala ay hindi nagiging produktibo sa loob ng church, kadalasan po sila pa yung nagiging dahilan kung bakit may mga Kristiyan na titisod, mga baby Kristiyan na natitisod, nanghihina, nanlalambot, nanlalamig. Kasi minsan doon sa mga dati ng mga kapatiran, mga dati ng kamanggagawa sa loob ng church na hindi nagiging produktibo, at minsan kadalasan ay pinagmumulan pa ng suliranin sa loob ng church. Kaya sabi ko po dito, nakakadaming minsan sa ibang halaman o nakakadaming minsan sa ibang mananampalataya. Kaya ganito din ang isang mananampalataya, kapag hindi namumunga, naapektuhan ng ibang
namumunga na halaman. So, but God is a God of chance. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Remember ang sagot ng tagapag-alaga, huwag muna po, ibig ng Diyos, ang lahat ay bigyan ng pagkakataon. Pero ang pagkakataon na yon ay may ginagawa, may ginawa ang tagapag-alaga. Ngayon, ano ba ang naging tugon ng tagapag-alaga na yon upang yung puro ng igos na yon ay mamunga? So tingnan po natin yung sagot ng tagapag-alaga. Sabi ng tagapag-alaga, huwag po muna natin putulin, ang gagawin ko po ay bubungkalin ko muna ang lupa at lalagyan ng pataba. Dito ko po gustong idala yung ating pag-uusap. Ano po yung unang ginawa ng tagapag-alaga? Sabi ng tagapag-alaga ay ibig niya muna pong bungkalin ang lupa. So anong ibig sabihin po nito? Sa ating spiritual na lakarin, isang may malaking kaugnayan po ito, lalo na ang tinatawag po natin ay yung pagbibreak po sa atin ng ating Panginoon. So lahat po tayo na mananampalatay ay kinakailangan mag-undergo ng proseso ng pagbibreak ng ating Panginoon sa ating karakter. Bakit po? Kapag ang isang tao ay hindi pa nabibreak, ang tao po ay punong-puno ng tinatawag natin pride, pagiging arrogant, ego, yan, self-centered, self-will. So yun po ang nasa tao kapag ang tao ay hindi pa nabibreak. Kaya mahalaga po na ang tao ay mabreak para matanggal yung mga karakter po na hindi po kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Katulad po yan ng isang kabayo. Kapag ang kabayo po ay hindi pa dumadaan sa kanyang trainer, ang isang kabayo po ay hindi pwedeng magamit sa saan mang aspeto na kagamitan sapagkat ito ay may sariling nature, may sarili po itong pamamaraan, may sarili pong karakter, may self-will po yan. So ang ginagawa po ng trainer ay ito po ay kanyang itinitrain. Binibreak po ng trainer yung nature niya sa na-adapt niya sa kalikasan o na-adapt niya sa mga wild animals. Kailangan ma-break yung dati niyang self-will para yung kabayo na yun ay magamit. Kasi kung hindi ma-break yun ay maninipa yung kabayo, mananakit yung kabayo. Kaya kailangan mo nang i-break yung kabayo, yung karakter niya, yung nature niya. So ganun din po yung tao. Kapag ang tao po ay hindi pa nabibreak yung kanyang old nature which is adapted niya sa worldly things, kapag hindi pa po yun na-break, hindi po siya magagamit ng Panginoon. Kasi yun po yung palaging sasala doon po sa nais ng Diyos na mangyari sa kanyang buhay. Yun din po yun yung magti-trigger sa kanyang old character para hindi siya magamit ng ating Panginoon. Pero makita nyo po kapag ang kabayo po ay na-train, na-break yung kanyang self-will, na-break po yung kanyang old nature, makita nyo po pag ginamit po siya ni Queen Elizabeth, nakita po synchronized po sila. Talagang kung saan lang yung ibig ng kartero, doon po yung sumusunod. So anong ibig sabihin po nito, ganun din po ang ginagawa sa atin ng Diyos. Kaya binibreak tayo ng Panginoon para matanggal yung self-will po natin, yung dati nating kaalaman, yung dati nating prinsipyo, yung dati nating paniniwala, yung dati mong ugali. Kailangan mabreak yun ng ating Panginoon kasi hanggat di yun nabibreak, hindi tayo magpapagamit sa Panginoon, hindi tayo magpapakorek, hindi din tayo magsusubmit kasi nandoon pa rin yung pagiging self-centeredness natin. So kaya kailangan munang mabreak muna tayo. So number one po yan sa ating buhay na kailangan matanggal po yan. Amen? So kailangan i-break tayo ng Diyos na husto. So ano, paano ba tayo binibreak ng ating Panginoon? Binibreak tayo ng Panginoon sa pamagitan po ng una tigit sa lahat yung mga taong malapit sa ating mga puso. Walang ibang gagamitin ang Diyos sa breakening po natin kundi yung mga mahal natin sa buhay. Lalo na yung mga malapit sa ating puso. Minsan yung ating pastor, minsan yung ating mga kaibigan, minsan yung ating nanay, tatay, magulang, o kaya yung ating mga kapatid. Yes, yan po yan. Minsan bossing natin, minsan mga unbeliever, ginagamit yan ng Panginoon para i-break po tayo. Amen? Pero kung titingnan po natin yung breakening na yun na ginagamit ng Panginoon, ito po ay malaking tugon sa atin para gamitin tayo ng ating Panginoon. Sometimes ito yung ayaw natin. Amen? Kapag binibreak tayo ng Panginoon, ito yung ayaw natin. Ayaw natin magpa-break. Amen? Kaya minsan, kahit ang tagalan nating mananampalataya, hindi pa tayo magamit-gamit ng Panginoon dahil inaayawan natin yung proseso. Inaayawan po natin yung pagbibreak sa atin ng Diyos, which is napaka-importante po niyang kapatid sa ating mga buhay. Sabi nga po, brokenness is next to greatness. So yung pong ibig sabihin noon, pag na-break po tayo, na-broke po tayo ng Panginoon, makikita po natin may mga bagay po na inihanda ang Panginoon sa atin na makikita po natin na ginagamit na pala tayo ng ating Panginoon. At dito din po natin mapapasalamatan ang Diyos. Akala mo yung mga
kapitbahay mo, akala mo yung mga mahal mo sa buhay ay nagiging dahilan pa sila para manghina ka, nagiging dahilan sila para sumuko ka. Hindi mo pala alam, ginagamit sila pala ng Panginoon para pagtibayin ka, para i-break ka, dahil gusto ng Diyos nang gamitin ka mightily and effectively. Pero kailangan mo tanggapin ang breakening na yun. Minsan masakit, minsan mapapaiyak ka, minsan talaga namang masasaktan ka, pero kailangan mo tanggapin hanggang sa tuluyang kang i-break ng ating Panginoon. Amen? Kaya kailangan ito sa ating buhay. Mahalaga ito sa ating buhay. Itong prosesong breakening na ito ay mahalaga po ito. Diba sabi naman ng Biblia, ang Diyos ay malapit sa may basag na puso. Yun, doon malapit ang Panginoon. Kasi wala na yun eh. Wala na siyang ipagmamalaki. Wala na siyang pride. Kaya ang Panginoon lang pinagmamalaki niya sa kanyang buhay. Kaya ang Panginoon ay malapit sa kanyang puso. Malapit ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya kung tayo din mga kapatid, basag ang puso po natin, makikita po natin ang pagsama ng Diyos ay hindi mawawaglit sa ating mga buhay. Sasamahan po tayo ng ating Panginoon. Pangalawa mga kapatid, ano pa makikita natin? Bakit kailangan bungkalin ang lupa? Bakit mahalaga na bungkalin ang lupa? Para ma-reveal ano ba yung mga nasa ilalim ng lupa. Kasi minsan sa puno, hindi natin alam. Pag di natin binungkal yung lupa, minsan sa ilalim pala ng puno ay may mga insekto na mapanira na kinakain pala yung ugat o sinisira yung ugat ng puno. Kaya hindi pala nakakapamunga. Kaya pala may problema ang punong iyon. So anong ibig sabihin po nito? Part po ng breakening po para ma-reveal po yung laman ng ating mga buhay. Minsan kasi may mga pagkakataon na halos matagal nang mananampalataya, pero may mga nakatago pa rin po sa kanyang puso. Ano itong mga nakatago sa kanyang puso? Number one, galit, hinanakit, pagtatampo, pagsiselos. So, ito po yung mga nakatago sa kanyang puso, yung mga sentimiento niya sa buhay, self-pity. So, ito po yung mga emosyon na nakadikit sa kanyang buhay, na kapag hindi ito na-reveal, akala niya okay lang siya, akala niya mananampalataya siya, pero ito yung dahilan kung bakit madali siyang mairita. Pag tinamaan yung emosyon niya, ayaw niya na. Pag tinamaan ang emosyon niya, ayaw na mag-church, ayaw na maglingkod, ayaw na sumama sa gawain, matagal na sa pananampalataya, pero mimi pa rin, iyakin pa rin, matagal na sa gawain ng ating Panginoon, pero malapapaya pa rin, kunding sundot lang, iiyak ka agad. So makita po natin. So yung po yung mga nakatago sa puso po natin, lalo na yung self-pity, pagkaawa sa sarili, yung feeling of rejection, yan. So yan po yung mga number one nakatago sa puso po natin, na kailangan po ma-reveal po yan. Kailangan po mailabas yan. Kailangan po matanggal yan. Kasi akala ng marami okay sila. Kaya nga sabi na Apostle Pablo, wag kayong mag-akala na kayo'y nakatayo pa, baka dumating ang araw na bigla na lang kayo mabuwal. So, nang ibig sabihin nito, mahalaga po na mayroon po tayong tinatawag na pagsisearch sa ating mga puso, sa iba po ginagamit po, check and balance. So, mahalaga po, pasiguro po tayo, titingnan natin, Lord, ano bang nakatago sa puso ko? Ano pa bang mayroon sa buhay ko? Amen? Kasi kapag na-reveal ang laman ng ating puso, doon lang marireveal ang Diyos sa ating mga buhay. Kasi tingnan nyo si Propeta Isaiah. Si Propeta Isaiah, nang makita niya ang Diyos, nakita niya ang kanyang sarili na napakarumi niya. Sabi niya, napakarumi ko, marumi ang aking labi. So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? The moment lang na na-reveal ang Diyos sa buhay natin, marireveal yung ating sarili, marireveal yung ating pagkatao, marireveal kung sino tayo, marireveal yung laman ng puso po natin. So dito po tayo makakalaya kapag ang ating buhay, kapag ang ating sarili ay nakalaya po sa mga nandito pa sa ating mga kalooban. Kaya nga minsan nakakalungkot, may mga tao nagsasabi na ako, magpantay na lang ang pa ako, hindi ko mapapatawad ang tao. Ang problema, Kristiyano siya. Kaya mapapansin mo, kahit ang tagal na sa church, hindi pa rin makalaya-laya, hindi pa rin makaalis-alis sa galit, tinanakit, pagtatampo, kasi nandoon pa sa kanyang puso yung mga insektong mapanira ng kanyang spiritual na buhay na kinakailangan matugunan, kinakailangan maalis, kinakailangan matanggal, kinakailangan mapawi sa kanyang buhay. Hanggat hindi ito napapawi, hanggat hindi ito nabubunot, hanggat hindi ito naaalis, hindi po siya makakalaya. Kaya hindi din po siya magagamit ng ating Panginoon, kasi tila ito'y tanikala sa ating buhay. Ito yung ginagamit ni Satanas na pamalo para hindi siya gamitin ng Diyos. So nang ibig sabihin po nito, mahalaga po ng isang tao ay makalaya po dito. At alam niyo po, pag makalaya ang tao dito, ito po yung tinatawag nating inner healing. Diba? Kasi kung hindi mo pagtagumpayan ang sarili mo, hindi mo rin mapagtatagumpayan yung mga sitwasyon sa buhay mo. Ang mangyayari dahil may labanan ka sa damdamin mo, sa sarili mo, sa pagkatao mo,
Pag dumating yung mga problema, ang bigat-bigat ng problema mo. Bakit? Ang bigat-bigat ng problema mo kasi may kabigatan ka sa kalooban, may kabigatan ka pa sa sitwasyon ng buhay mo. Pero pag nakalaya ka sa kalooban mo, nakalaya ka sa damdamin mo, nakalaya ka sa mga struggle mo, sa mga emosyon mo, makita mo kahit may mga problema dumarating, you still na may pag-asa, na may kagaanan pa rin, may kapayapaan pa rin. Bakit? Kasi una, tigit sa lahat, panatag ang puso mo. Kahit walang pangangailangan, kahit walang mga material na bagay na dumating sa iyo, payapa ka pa rin. Bakit? Kasi una, tigit sa lahat, binis ng Diyos ang puso mo, binis ng Diyos ang buhay mo. Kasi ang unang blessing po natin ay yung ating panloob. Ito yung dapat unang mabless, pero kailangan muna gumaling ng ating buhay. Kaya kailangan po yan i-reveal. Kailangan po yan matanggal. Kailangan po yan alisin. Kailangan po natin yan bunutin sa ating mga buhay. Pangalawa po, sabi ng tagapangalaga, sabi niya po, pagkatapos niyang bungkalin ay lalagyan niya po ito ng pataba. So ano ba yung pataba na inilalagay po ng may-ari? So ang patabang ito ay marahil yung organic or either synthetic, pero alam natin wala pa ng mga synthetic noon, organic pa rin yung mga pataba. Pero ngayon sa spiritual natin, ano ba yung pataba na inilalagay po sa atin ng Panginoon? Ang pataba na dapat mailagay po sa atin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos ang maging pataba. Ito yung nilalagay po natin. Ito yung fertilizer natin sa ating pagkatao. Ito yung fertilizer sa ating buhay. Yung patabang ito, mahalaga ito sa ating mga buhay. Kapag ang salita ng Diyos ay nasa iyo, kapag ang salita ng Diyos ay pinapamuhay mo, kapag ang salita ng Diyos ay ginagawa mo, ina-apply mo, minibilitate mo, makikita mo po magtatagumpay ka sa iyong buhay. Makikita mo na pagpapalain ka ng ating Panginoon. Joshua chapter 1 verse 8, ano sabi ng ating Panginoon? Basahin mo aking salita araw at gabi. At sabi, dilidilihin mo ito. Amen. At ano sabi ng Panginoon? Pangako doon ng Panginoon, kapag dinidili ito, binabasa ito, sabi ng Panginoon, magtatagumpay ka sa iyong buhay. So nang ibig sabihin po nito, ganung kahalaga ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay may dalang pagpapala sa ating mga buhay. Kapag ang salita ng Diyos ay minibilitate natin, kapag ang salita ng Diyos ay pinagbubulay-bulay natin, may dala po itong pagpapala sa ating mga buhay. Kaya makikita mo po, kahit walang-wala ka, pero masaya ka pa rin, nakangiti ka pa rin. Bakit? Mataba ang puso mo eh. Mataba ang buhay mo, mataba ang pananampalataya mo, mataba ang spiritual na buhay mo. Kaya may kagalakan ka, may kasiyahan ka, nagagawa mo pa rin umawit, nagagawa mo pa rin magpuri, nagagawa mo pa rin paglingkuran ang Diyos, nagagawa mo pa rin na mahalin ang Panginoon. Bakit? Kasi pinataba ka ng salita ng ating Panginoon. At ang pagpapataba salita ng Diyos, hindi nakakahi blood, kundi nagiging nutrients pa sa ating buhay. Gumaganda pa tayo, bumabata pa tayo. Kaya nga sabi po ng isang narinig ko, sabi niya po, the longer I know Jesus, the younger I am. Amen? Hindi mo na kailangan gumamit pa ng mga anti-aging para maging maayos ang katawan mo, ang mukha mo. Simple lang, kapag ang salita ng Diyos ay nasa iyo, ina-apply mo, gaganda at aayos ang buhay mo. Amen po ba? Kaya mahalaga ito, at ito ay din may tugon na pagpapala sa ating buhay. Kaya hindi ka na maglalagay ng kung ano-ano pa mga pampaswerte, hindi ka na maglalagay ng pusa na kumakaway, hindi ka na maglalagay ng palakang may barya, hindi ka na rin maglalagay ng mga bilog na prutas tuwing bagong taon o magsusot ng bilog-bilog, kasi isa na ang iyong pinaniwalaan at isa na rin sinasampalatayaan mo, isa na rin nagpapataba sa iyo kundi ang salita ng Panginoon. Kaya kapag ang salita ng Diyos ay nasa iyo, panalo ka sa buhay mo. Amen. Kahit anong gawin sa iyo ng kaaway, kahit sabihin sa iyo ng kaaway, nako, wala ka na masasaingin ngayon, eh may alam ka sa salita ng Diyos. Ano sabihin mo? Filipos chapter 14 verse 19, for my God shall supply all my needs, amen, according to His riches and glory through Jesus Christ. Amen po ba? So ang salita ng Panginoon pa lang, inap na, busog ka na. Bakit? Kasi laman ng puso mo yon. Amen po ba? So sabihin sa'yo ng mga tao, naku, ikaw hindi maganda ka, pangit ka. Ano sasabihin mo? I am fearfully, wonderfully made by God. Amen. So makikita mo na yung buhay mo ay hindi mo kailangan makisabayan, makiaway sa laman. Ang salita ng Diyos, kaya kang protektahan. Ang salita ng Diyos ay kaya kang ingatan. Bakit? Kasi makapangyarihan ang salita ng Diyos. Roma chapter 1 verse 16, ang salita ng Diyos ay kanyang kapangyarihan. Kaya pag nasa iyo ang salita ng Diyos, may kapangyarihan ka, malusog ka at matatag ka. Bakit? Kasi pinataba ka ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga ito sa ating mga kapatid, na habang tayo ay nagpapatuloy sa lakarin natin sa Panginoon, kinakailangan na magawa po natin. Na nasa gayon po ay makita po natin ang pagkilos ng Diyos at maging mabunga po tayo. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, kung bakit narinig po natin ang mensaheng ito, dahil hindi pa huli ang lahat. Alam ko gagamitin ka pa ng Panginoon. Alam ko mamumunga ka. Alam ko aakayin ka din ng Panginoon dahil alam ko po, mga kapatid, na
ang lahat ng mga mananampalataya ay sila po ay nakaintindi na ang kanilang sambahayan ay maligtas din. Dahil ito po ay pangako ng Panginoon sa aklat ng gawa. Ito po ay naisulat doon na maligtas ang isa, buong sambahayan niya ay maliligtas. Kaya dito po tayo magsisimula sa ating sarili, sa ating buhay, magpasakop po tayo sa ating Panginoon. At alam ko may gagawin ang Diyos sa ating mga buhay. So sa oras ito mga kapatid, aanyayahan po kita na manalangin tayo. At gusto kitang dalhin sa panalangin na itutugon po natin sa pinag-aralan po natin ngayon. Pwede ka bang pumikit sa oras na ito? At habang nakapikit ka, ibig ko na lumapit ka sa Panginoon at ibigay mo ang iyong buhay, ang iyong sarili sa Diyos at italaga mo ang puso at isip mo sa Panginoon. Ang sabi na salita ng Panginoon, hindi naman siya malayo sa atin. Ang totoo, ang Diyos ay malapit lang. Sabi ng Gawa chapter 17. At kung siya'y hahanapin natin, masusumpungan natin ang ating Panginoon. Iyon naman ang pangako niya sa Jeremias chapter 29 verse 13. Kaya ngayong kapatid, ibig ng Diyos na hanapin mo siya ng buong puso. Hindi naman siya malayo sa iyo. Kung sakali man matagal ka ng mananampalataya pero nakita mo wala pa rin produkto, wala pa rin bunga ang iyong buhay, gusto ko lumapit ka sa Panginoon. Kasi hindi ko alam kapatid kung kailan bumisita ang Panginoon sa buhay mo. Marahil bumisita ang Panginoon nakaraang taon o mga nakaraan pa at ngayon magtatatlong taon na hindi natin alam. So marapat lang na tayo ay laging handa. Kaya sa oras na ito nais ko po na maging mabunga muli ang spiritual mo. Pero sabi po natin, may kailangan po tayong gawin unang hakbang sa ating mga buhay. Una muna, lumapit tayo sa Diyos. Humingi tayo ng tawad. Kung sakali man matagal ka ng mananampalataya pero wala pa rin bunga, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Kanya. Sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ako. Ako po ay matagal ng mananampalataya pero wala pa rin nagiging bunga. Kasi Panginoon, ito po ang naging problema. Ito naging sururanin ko. May takot ako. May pangamba ako. May galit ako. May nanakit ako. Ano man yan na naramdaman mo, hingi mo ng tawad. Patawarin mo ako, Panginoon. Noon kung nagtanim ako ng galit, nagtanim ako ng inanakit, naawa ako sarili ko, nabag ako sarili ko, patawarin mo ako Panginoon. Kung mayroon akong galing pagiging prideful, arrogante, ego Lord, patawarin mo ako anumang karakter ko Panginoon, negative sa aking buhay, patawarin mo ako Lord God. Sinusurrender ko ito sa iyo Panginoon. Kung hindi ako nagsubmit, kung hindi ako nagpasakop Panginoon, patawarin mo ako Panginoon. Kung di man lang ako lumapit sa iyo, hindi man lang ako Panginoon na nagkonsulta sa iyo Panginoon, patawarin mo ako kung self-will pa rin Panginoon ang nasa buhay ko Panginoon, patawarin mo ako Panginoon. Sige, humingi ka ng tawad sa Panginoon. With deep asking forgiveness to the Lord. Sige, buong puso ka humingi ng tawad sa Panginoon. Ang Diyos ay magpo-provide ng kapatawaran sa iyo. Alam ko patatawarin ka ng Panginoon. Sige, itaas mo ang kamay mo habang humingi ka ng tawad sa Panginoon. I-surrender mo sa Kanya. Hallelujah. Yes, oh God. Yes, oh God. Sige, hingin mo ng tawad sa Kanya. Lahat, ibigay mo sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya. Oh, glory to God. Glory to God. Hingin mo lang ng tawad sa Kanya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige, surrender mo lahat ng galit, lahat ng inanakit, lahat ng pagtatampo. Kung meron ka naramdaman, awa sa sarili, sige, surrender mo sa Panginoon. Ano man naranasan mo, ano man naramdaman mo, ano man nakatago sa puso mo, sige, surrender mo sa Panginoon ngayon. Kung meron mga nakaraan ka sa buhay mo, nakaramdam ka ng rejection, nakaramdam ka ng self-pity, naawa ka sa sarili mo, walang nagmahal sa iyo, walang kumalinga sa iyo, nagsisikan ng love, o naghahanap ka ng kalinga, pero hindi mo naramdaman, sige, ngayon, surrender mo sa Panginoon. Lord, isinusuko ko ito sa iyo, Panginoon. Hindi pala ito tama, Panginoon. Hindi pala ito, Panginoon, marapat sa akin. Kaya sinusuko ko ito sa iyo, Panginoon. Sige, suko mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya ngayon. Hallelujah. Yes, God. Yes, God. Yes, hallelujah. Tutulungan ka ng Panginoon. May gagawin sa iyo, Panginoon. Sige, suko mo yan. Isuko mo. May mga nakaraan ka, nangyari sa buhay mo. At ito ang dahilan kung bakit hindi ka makawala-wala sa galit. Isuko mo na sa Panginoon. Hallelujah. Naabuso ka o may maginawa sa iyo ang ibang tao. May mga salita kang na tinanggap na masasakit. Yes, na naluko ka ng kapwa mo. Sige, isuko mo yan sa Panginoon. Lahat yan, isusuko mo sa Panginoon. Lahat ng laman ng puso mo ngayon, bubuksan mo ngayon. Isusuko mo sa Panginoon, ibibigay mo sa Kanya. May gagawin sa iyo ang Panginoon. Pagagalingin ka niya, pagagalingin ka ng Panginoon. May gagawin sa iyo ang Panginoon sa araw na ito. At habang ginagawa mo ito, mararanasan mo ang presensya ng Panginoon. Mararanasan mo ang yakap ng Panginoon sa buhay mo. Makikita mo ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Matagal kang nakulong sa sarili mo. Ngayon oras mo na para palayain ka. Oras naman para ngayon ay makita mo ang gawa ng Panginoon at gagawin sa iyo ng Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Sige, bigay mo lang sa Panginoon. Isuko mo lang sa Panginoon lahat. Hallelujah. Yes, God. Yes, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah.
Praise you, Jesus. Ngayon, naisuko mo na kapatid. Ngayon naman, ipagpipray kita. Panginoon, maraming salamat sa kapatid kong ito, O Diyos, na patuloy, O Lord God, nakinig ng mga salita mo, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, na patuloy mo siyang samahan. Lahat ng kanyang pinagdaanan ay patuloy niya, O Lord God, na mawaglit at patuloy niya, O Diyos, na maging stepping stone niya ito, O Lord God. Hindi naman yung kabigatan niya, kundi ito, O Lord God, ay maging hakbangin niya na Panginoon upang sa pag-abot niya ng kanyang mga mitiin sa paglilingkod niya sa iyo, Panginoon. Dalahin ko, O Lord God, na samahan mo siya, Panginoon. Yakapin mo siya, O Lord God. Hayaan mo, O Lord God, ang presensya mo ay bumahalot sa kanyang buhay, Panginoon. Dalahin ko, O Lord God, na katagpuin mo ang pinakamalalim na pangangailangan ng kanyang puso, Panginoon. At hayaan mo, O Lord God, na pagkilos ng iyong banal na espiritu, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na dumahaloy pa sa kanyang buhay, Panginoon. Sabi niyo kasulatan, Lord God, from the inner being, Lord God, the rivers flow, Lord God. Lord, hayaan mo, Diyos, ang Espiritu, Lord God, ay mag-overflow sa kanyang buhay, Panginoon. Nasa gayon, mapuno siya ng love, mapuno siya, Panginoon, ng peace, mapuno siya, Lord God, ng praise and worship, Lord God, mapuno siya ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, right now, Lord God, to continue to touch, Lord God, ang buhay niya, Panginoon. In just one touch, Lord God, magbabago ang lahat sa kanyang buhay, Lord God. Kaya I pray right now, Lord God, lukuban mo siya ng iyong kapangyarihan, Panginoon. At sa araw na ito, Diyos, maramdaman niya kagaanan, kapayapaan at kagalakan sa paglilingkod niya sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon. Tinatalaga ko ang kanyang buhay sa iyong kamay. Mapapurihan ka at masamba ka. Ito po'y aming hinihingi sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Okay, God bless you po sa inyong mga kapatid. Salamat sa inyong pakikinig at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless.